Ay, narinig nyo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Nagdadrive yung tatay ni Boy Bastos nang biglang may humampas na malaking titi sa windshield. Sabi ni Boy Bastos, "Tay, tay, ano yung humampas sa salamin natin?" E di siyempre, yung tatay, para hindi madumihan ang isip ng anak, sabi niya, "Ay, naku anak, wala, langaw lang yun." Sabi ni Boy Bastos, "Tanginang langaw yan. Ang laki ng titi." Sa isang siyudad na may 12 milyon residente at libo-libo ang walang trabaho, nagiging desperado ang mga tao sa paghanap ng paraan para kumita ng pera. Para may mapakain sa kanilang mga pamilya ay kumakapit sila sa patalim, naghahanap buhay sa maling gawain. Ngunit hindi lahat ng masasamang loob ay gipit o walang choice. May ilan na may nana ang kanilang hanap buhay. Hindi sila laging gutom o mahirap. Sila ay naging kriminal dahil ito ang inaasahan sa kanila ng kanilang pamilya at komunidad. Naging kriminal sila dahil doon sila magaling. Utangin mo! Ibigay mo sa akin gamit mo kundi sasaksakin kita! Well, hindi lahat magaling. Sarang! Sapa! Sapa! Ay, nalim mo yan! Layos ko para sa'yo eh! Walang tatlong bukog. Ano? Palpak na naman kayo, ano? Carlo, kasi tumakbo eh. Toto? Okay ka lang? Okay lang po, Kapaing. Eh, mas mahalang talaga yung pakiramdam ko eh. Kung wala akong lagnat, binugbog ko yung babae na yun eh. Babae? Ayun, bumugbog sa'yo, to? Tay! Tay! Huwag nyo naman lakasan, baka mamaya marinig pa ng iba eh. Ano? Napaka-defensive mo? Eh, bumalpak kayo, di ba? Wala kayo na pala. Oh, Hasan. Ikaw, Toto, pag nagpapabugbog ka, pag sinusuntok ka, hablutin mo yung relo. Ngayon, kung sinisay pa ka, yung sapatos ang hablutin mo. Ikaw naman, kung tatakbo ka, pang-hablut ka kahit anong pwedeng hablutin. Sombrero, wig, o kaya hairpin. Kaya lang hindi abot. Oh, labalot. Abangan nyo na yung mga yan. Huwag nyo itatagalit, ha? Sisira yan. Balot! Oh. Mukhang tiba-tiba kayo, ha? Mga brand nyo yung mga yan, tay. Nasipat namin sa QC. Ayos! Ayos, ayos! Mga brand nyo lang yan, gila ng QC. Eman! Oh, silang gayahin ninyo, sila balot! Sigurado, sila na naman ang pinakamalaking dilihensya. Kayo, lalo na ikaw, Eman, mag-apprentice na lang kayo sa kanila. Mag-improve pa kayo. O, sige na, magpahinga na kayo. Eman, Eman, diretso sa bahay, huwag nang tumambay. Psst! Sikat masyado yung si Balut, eh. Alam mo sino magaling. Ang tsambalero lang naman. Paano tsamba? Ay, di ba mula-simula sila yung number one dito sa barangay Husay? Tsaka hindi pa sila pumapalpak, di ba, Eman? Tsamba nga lang yun. Sado kang bumibilib kay Balut, panibasa, tanga ka eh. Nisiswerte lang sila. Mas magaling kaya si Eman doon, may maalas lang tayo. Mas magaling talaga ako kay Balut, ha? Problema kayong dalawa eh.
May tayo na nga kayo, tatangan nyo pa. Buti pa yung itlog na yun, maasahan niya si Ben at Arari. Si Ben? Maasahan si Ben, eh man? Ano maasahan yun, bakla yun? Hindi nga mananalo, sutukan sa akin yun eh. Sa babae nga, knockout eh. Si Ben ka pa kaya? Lucky punch nga lang yun eh. Lucky punch nga lang yun eh. Sa kanila lagnat nga ako nun. Buti nga ako, hindi ako tumakbo katulad mo eh. Ikaw yung malas dito, kaya palpak tayo eh. Nasaan yung isaw ko? Ha? Anim yun, natigda dalawa tapat tayo. Sino kumain na share ko? Ayan o, ano, tingnan mo yung bunganga niya, no? Huwag ka nang kumain. Kaya niya lang alam gawin nito niyan eh. Kumain eh, dapat palitan mo niyan eh. Nasawa na ako sa ganitong buhay. Isaw na lang, di pa tayo makabili o. Huwag mo mali sa ginagawa natin ah. Kasi pag naman tayo ma-hold up ah. Maganda naman yung mga plano ko ah. Malas lang talaga tayo, man. Hindi. Hindi, sa palagay ko dapat makaisip na tayo ng bago eh. May naisip ako ah. May naisip akong plano. May naisip ako kay Sela Balot, hindi nila maiisip to. Ah, magpapanggap tayo multo. Ah, okay? Magpapanggap tayo multo, tapos dapat yung costume dapat kumpleto. Yung, pati dugo, pati yung mga puti-puti. At tapos, yun, tatakutin lang natin yung target. Tapos sa soft brand takot niya, sigurado kakaripas yun ng takbo. Oh. Teka, paano natin makukuha ang gamit nila kung kakaripas sila ng takbo man? Hindi. I mean, sa sobrang takot nung target, siyempre maninigas siya. Tapos kukunin natin yung gamit at saka siya kakaripas ang takbo. Ganun. Gana pa ba yun, man? Hindi naman totoo yung multo. May naniniwala pa ba doon? Tanga ka ba? Totoo ang multo. Hindi ka pa ba nakakakita? Hindi pa. Jesus. Pero kung makakita ako ng multo, hindi ako matatakot doon. Bakla lang ang maninigas sa titik sa multo. Mukhang malabo talagang gumanan. Eman ah. Huwag na lang kaya tayo maging hold-upper, Eman. Gago ka? Yung tatay ko ay pinakamagaling na hold-upper sa kasaysay ng barangay, tapos yung kaisaysay niyang anak hindi mang-hold-up. Anong kala mo? Hindi pwede yun. Hindi ako papayag. Nakatamad na ang pumunta dun sa meeting. Nasartalo na naman tayo, panigurado. Oh, ito na pala yung dream team eh. Number one na naman sila ni Balot, oh. Sa susunod na linggo, ha, dapat mas malaki pa nitong bigay ninyo. Huwag ka kayong tatamad-tamad. Madalaman nyo namang na marami tayong kakumpetensya. Ah, boss. Sila, Eman, hindi mo pa nababanggit. Hindi, babawi dala kami next week, onyo. Never pa nga kayo nakapagbigay. Alam mo, kung ako lang mas susunod, eh, tinanggal ko na kayo dito sa listahan. Tanggalin mo na, boss. Hindi, Magantay lang kayo. Magantay kayo lahat. Sigurado, next week, number one lang kami. Tanginan nyo. Okay lang kahit nasa panghuli kayo. Basta hindi lang kayo zero dito sa listahan ko at matutuwa na yung ama ninyo. Ano? Next week uli. Kayong tatlo, may iwan kayo dito. Migoy! Ito si Eman, anak ko. Si Carlo, si Toto. Si Nicoy, bago lang siya dito. Anak siya ni Canardo, yung dati nakatira dyan sa kabila. Mabait yun. Pinapakopya ko ng exam nung bata kami. Hello? Si Nicoy, ang bagong miyembro ng grupo ninyo. Ha? Anong pinagsasabi mo, Tay? Eh, mukhang kailangan nyo na talaga ng bagong miyembro. Ilang taon na kayong hold-upper. Pero kahit kailan, hindi kayo umangat. Kahit pambili ng isa, wala kayo eh. Pero kapayang sa buong kasaysayan ng mga kriminal sa Barangay Usay, wala namang grupo nagkaroon ng apat na members. Never. Oo nga, Kapaeng. Isang grupo, apat na membro. Ano to, basketball? Basketball? Tang naman eh. Lalo kami pagtatawanan yan eh.
Wala pa akong experience sa pang-hold up. Pero mabilis naman ako matuto eh. Tsaka nag-research na rin ako. Natutunan ko na maraming pwedeng gawin sa pang... Research, research! Wala silbi research mo sa kalsada? Kapaing, wala akong tiwala dito. Mong rich kid to eh. Pumalik ka na sa library, doon ka mag-aaral ng research mo. Maganda nga yung may isang miyembro man sa inyo na may utak. Hindi kagaya ninyong tatlo, sabak ng sabak, hindi nag-iisip. Kapaing, ganun talaga pag mang-hold up, kailangan buwan loob mo. Ay wala namang nagsiseryoso sa inyo na hinuhold up ninyo. Ginugulpi ka nga ng babae eh. Eh mukhang di tatagal sa kalsada yan eh. Pabigat lang yan, dagdag pa sa atian. Wala naman daw ko yung kinikita eh. Gago ka. Gusto mong pisilin ko yung bayag mo? Ta, hindi na namin kailangan na isa pa, membro. Nilalagdat nga lang si Toto, kaya hindi kami 100%. Pagka humayos, pakiramdam niya arangkada na uli kami. Ano nga arangkada uli? Kailan ba kayo marangkada? Puro kayo kapalpakan eh. Ikaw nga, tanda-tanda mo na, wala pang nangyayari sa karir mo eh. Ano ba talagang plano mo sa buhay mo? Basta, isama ninyo si Nicoy. Salamat po. O, tingnan mo na. Kahit upuan sa bus, walang pang-apat. Abnormal naman kasi talaga yung grupo na apat eh. Kaya na, lalo tayong mamalasin yan. Hoy, Nicoy. Doon ka, umupo sa likuran. Para kunyari, hindi mo kami kilala. Sige, sige. Paano gagawin natin dyan, Eman? Mukhang pabigat lang sa atin yan. Oo nga. Tsaka sinasabi niya na pa-research-research ba? Woo! Mukhang wala namang alam yan eh. Mas mukha nga ang tanga kay Carlo yan eh. Ah, para kasing tanga mo. Mas tanga kaya kaysa sa akin. Mas tanga ka? Tanga! Tanggo ka eh! Tanga! Tanggo ka eh! Wala tayong magagawa. Puto si tatay yun eh. Basta tatay gawin, hayaan nyo siya sumunod sa atin. Susuko din yan. Naririnig ko kayo. Ilan? Tatlo. Ano to? Sabi nyo kanina, tatlo. Ayan, tatlo yan. Isang dadang isa, tatlong daan lahat yan. Ha? Ano? Diyos, isang daan isa? Oo. Hindi naman kami bibili ng Diyos ah. Tsaka kala namin kung Dr. K. Eh wala na! Tinusok ko na yung straw eh! Saka di ko na may babalik yan! Kailangan bayaran nyo yan! Kung hindi, tatawag ako ng polis! Gago pala to eh! Di ko pala sip-sip eh! Basta, bariya-bariya! Wala nga, kunta lang pera dito, diba? Wala dun ako, Eman eh! Nicoy, gusto mo sumali sa grupo namin, diba? Oo! Oh. 300 membership fee. Ha? Dali lang, 300! Meron ka ba? Oo, meron! Oh, ito! Ano yan, Eman? Miyembro na talaga siya ng grupo natin? Hindi ah. Kunwari lang yun. Buti lang tutuwa siya. Para! Uy! Hoy! Bili mo na oh. 500 lang. Na, galing stage yan. Bigay ng nanay ko. Na, bili mo na. Bago pa yan. Ilang beses ko pa lang nagagamit. Ilang beses pa lang nagamit? Bakit ang baho? Tanga, nung mabaho. Hininga mo yung mabaho. Na kasi kumakain ng tae. Hindi na lang. Nung hindi na lang. Ano na, 500 nga eh. Masalamat ka sa inyo ko binibenta. Kung sa iba, 800 pa ang bili dito eh. Cheto na lang. Bayaran ko na. Hindi nga, 500 nga. Ang kulit mo ah. Sige na, oh. Bili mo lang galing States yan. Galing States? Eh, local brand lang to eh. Tingnan mo nga, oh. Made in Bulacan. Tanginan nyo, umalis nga kayo dito. Mga wala kayo pera. Sige, tanginan nyo. Tanginan nyo. Huwag mo sanang mamasamay nyo sabihin ko, ha. Pero di ba lumang diskarte na yung pagsindak, tsaka yung mga paghablot ng sombrero sa bus, luma na yun eh. Meron akong bagong plano, bagong diskarte. Kikita tayo na malaki, sigurado ako. Higil ka nga. Manahimik ka dyan, wala kang alam eh. Wala lang yun, practice lang yun.
Oh, hindi nyo nabenta? Hindi, wala. Walang pera yung mga bata. Tangin na, kapat pala, kinuha ko nila yung skateboard nila eh. Man, gutom na ako. Kumain na muna tayo. Malalabas lang natin pagkain na agad nasa isip mo. Baka nga tayong kapera-pera anong pangkakain natin. Mang-hold up na lang kasi tayo ng computer shop. Computer shop eh, wala nga pera doon. 5 pesos lang ang renta doon eh. Puro CCTV pa. Mga tol, sige na, pagbigyan niyo ako. Isang diskarte lang. Sinabi na huwag kang magmarunong eh. Alam namin ginagawa namin, matagal na namin ginagawa to. Ganito na lang. Kung pumalpak yung plano ko, hindi ko na ipagpipilitan sarili ko. Tanggalin niyo ako sa grupo. Walang sabi-sabi. O sige. Sige, pagbibigyan kita isang beses lang ha. Pag nagkamali ka, pag pumalpak ka, wala ka na sa grupo namin. Di akong papahiya. Ginagawa natin dito? Bakit tayo dito manguhulit ang daming tao? Baka mahuli tayo niyan. O kapag nagulpit tayo, daming-daming tayo, nakakahiya. Tarantado si Nikoy eh. Alam nyo kasi, hindi nausap ang uhold up yung paninindak eh. Lalo kung hindi naman natin kayang panindigan. Ha? Ba't naman nila ibibigay yung gamit nila kung di sila matatakot? Oo. Dilin lang yun lang natin. Dilituhin. Alam mo, maganda pa yon. Safe. Walang masasaktan. Ano yung babaeng yun? Mukhang maayos yun na target. Subukan ko? O sige. Pero pag pumalpak ka, huwag mo na kami kukulitin, ha? Tanda mo, wala na iba kukuha grupo sa'yo. Kaya kung gusto mo maging tunay na miyembro ng grupo namin, dapat makuha mo lahat gamit niya. Eh, sige, nood kayo. Malagay ko, puro kagagawa lang at sinikoy. Tinan mo, kakausapin niyo yung babae para ipigay yung bag niya. O di hindi hold up yun, limus yun. Palpak yan, tingnan mo. May finish, pustahan tayo. Ako sa tingin ko, magtatagumpay yan eh. Kasi nakikita ako sa kanya lahat ng senyales na magaling na hold upper. Halo, pustahan tayo sa pinta oh. Renta. Okay, kasa. Oh, okay ba? Bro. Ah. Oh, doon ako kami upuan. Yan, pati ka na sa amin, hindi ko eh. Oo, dyan. Apat kayo? Bakit? May problema ka? Tatanong lang. Alam mo, Nikoy, hindi ko alam kung paano mo yung ginawa yun, ha? Pero kung ituturo mo sa akin yun, gagawin kita kanang kamay ko. Ituro mo sa akin mga nalalaman mo. Ituturo ko sa iyo mga nalalaman ko. Talaga? Oo. Ano ba nalalaman mo? Ah, malaki talaga potensyal itong batang. Malaki pera, kinita ko dahil sa'yo. Renta? Ayun na mo. Paano mo nagawa yun, ha? Pudsa, makinis mo mukha, matigas mo muscle, paano mo nalilang yung babae? Wala. Ano yun? Simpleng ano lang yun, hypnotism ang tawag. Walang violence, tsaka hindi kayo kailangan mabugbog. Ah, hypnotism, di puta, ang galing talaga. Ba't ba ngayon lang kita nakilala, no? Maraming salamat sa inyo, ha. Alam nyo, pinapangako ko. Gagalingan ko pa. Siguro, isang linggo, number one tayo sa Barangay Husay. Ah, yan! Yan talaga ang gusto ko. Malamangan yan sila balot. Ano ba kwentuhin na balot? Balita ko mas magaling daw yung kaya, no? Kapaing. Kalukuhan. Si Kapaing pa rin ang pinakamagaling na kriminal sa Barangay Husay. Wala nang gagaling kaysa sa kanya. Mula noon, nagong ngayon. Hindi mo ba alam yun? Silang tatlo nila, ano, ni Mang Alex sa kaninong Jack. Tumitira ng bangko yan, hindi pa nahuli yan, maski isang beses. Eh, ba't ganun yung kumakalat na mas magaling daw si balot? Ay, alam mo ba yung kwento nung naglalakad na Santo Niño? Oh, yung sa simbahan ng San Palok? Ah, oo. Yung umaalis sa gabi, tapos bumabalik na umagahan. Di ba naghihimala daw yun? Dinadayo yun, di ba kasi nakagamot? Ay, hindi totoo naglalakad mag-isa yun. Ninanakaw lang ng tatayong kapag ka nalalasing. Tapos sinusoli rin pagka naihimasmasan. Dalawang dekada niyang ginagawa yun. Nimisa, di siya nahuli. Ganun kagaling yung tatay ko. Kaya yung sinasabi mong mas magaling si Balot, tayo na, imposible yun.
Nagpapakita ang gilas ng kay tatay yun kasi wala siya sariling tatay. Tangin na, palibasa, wala siya sariling tatay kaya nakikiagaw siya. John! Yan! Hoy! Kutsara! Dito na! Sabi, nara yung pagkain to. Yan, dito. Tagal-tagal ako hindi kumain ng ganito eh. Tara, awan ni Koyo. Ah, sige. Oh. Kayo muna, kayo muna. Ha? Man, si Kapaeng, ano ba bagong ginagawa ngayon? Hindi ko alam. Hindi naman ako sinasama ni tatay sa mga trabaho niya. Mga sinasama lang nun yung mga nasa tuktok ng grupo. Kahit isa, wala kang alam? Wala nga. Alam mo, Nico eh, parang tayo mag-isip eh. Kailangan nga palitan yung mga diskarte ngayon. Meron ako naisip maganda plano. Wala pa nakakaisip nito. Kapalagi ko, ito na magiging solusyon para makahold up tayo ng marami. Mapapagap tayong multo. Multo? Oo! Oh! Magbibilis tayong multo, tapos tatakutin natin yung mga biktima hanggang sa ibigay nila yung gamit nila. Oo. Oh. Ano palagay mo? Ako nakaisip nun. Hindi ba masyadong hassle na yun? Siyempre, mahirap. Magbibilis pa tayo ng multo. Eh. Matagal yun eh. Marami pa namang ibang discarding na pwede natin gawin, di ba? Kaya na, alak ko! Alak niyan! Alam mo, Nicoy, matagal na namin pangarap na maging number one na hold-upper sa Barangay Husay. At ngayong kasama ka na namin, makakamit na namin yun. Natin. Ah, sorry. Natin. Natin. Bye! Kampay! Kampay! Welcome, Amagin! Ate. Itong bayad ah, sobra na yan. Hayaan mo na magpahinga yung mga kasama ko. Okay po, sir. Hello? Papunta na ako. Abot mo sa akin bag mo. Hindi libre to ah. May kapalit to. Oo, nabilisan mo. Baka makahalata pa eh. Huy, mamaya ah. Sige. Ba't ang tagal mo? Miss na kita. Dalo ba yung gamit ko?
Uy. Ano yung problema? Di ba umipek yung ginawa natin kanina? Effective. Sobrang effective nga eh. Mm. Kaya lang sobrang tanga talaga ng tatlong yun. Kahit sigurado sabihin ko may iniwala sila eh. Alam mo ba ang gusto nila magpanggap na multo para makapang-hold up? Ganun sila katanga. Eh, ba't mo kasi pinapagtsagaan yung tatlong yan? Kailangan kong mahuli sa akto si Kapa eh, para mapakulong ko siya. Pag mapakulong ko siya, madadali yung promotion ko. Kaya kailangan kong tulungan yung tatlong yun para umangat yung grupo namin para mas magtiwala sa kanila si Kapa eh. Ikaw lang kung paano kong gagawin yun. Uy! Tutulugan mo ako? Hindi. Nga pala, kailan mo ako matutulungan doon sa sinabi ko sa'yo? Amin. Yung sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng pera, di ba? Para mabayaran ko na si Bajaw. Ayoko kasi umabot pa doon sa punto na pupunta pa si Roy Bulag doon sa bahay ko para maningil. Ay, bakit nakita mo? Bakit di ko umingi sa mga kliyente mo? Hindi nga kasi sapat. Nabibilog ko nga sila, pero para sa ganong kalaking pera. Kasi manghihiram ng ganong kalaking pera eh. Eh, alam mo naman na sa akin nalang umaaso mga kapatid ko dun sa probinsya. Hindi ako papayag na maghihinto sila sa pag-aaral. Tsaka nagpapagawa na rin ako ng bahay. Eh, laking gastos doon. Up and down yun. Dahil mong problema. Muli ka sa probinsya. Hindi mo ba kilala si Badjaw? Hindi nakakalimot yun ang utang. Nang papasundan niya ako kay Roy Bulag sa kung saan lupalop ng Pilipinas. Baka maglagay ko sa pangalan mga kapatid ko. Hello, Marga? Oy, Manglino, napatawag ka. Gusto ka sanang makausap ng kaibigan ko, Dini. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Tungkol ho, San. Teka, paubos na yung load ko. Call back, ha? Hello? Hello? Sino to? Utang ina naman, Manglino. Akala ko ba may papakausap ka sa'kin? Ah, ikaw pala, Marga. Teka. Hello, Marga? Yes po. Eh, meron ako dining item na ginto. Mukhang mamahalin. Kaya lang eh, hindi ko lang kung saan ko ibibenta. Ba't di nyo na lang po ipasangla? Naku! Baka hindi kayang bayaran ng sanglala eh. Ang sabi ni Lino eh. Marami ka rin kilala dyan sa Maynila. Eh, baka naman pwede mo kami tulungan. Sige po ah, subukan ko. Ano po ba item? Isi-send ko na lang sa'yo sa FB. Pwede ba kitang iyan? Sige po. Oh, mukong. Hindi, oh. Hindi. Panglino. Hindi. Bilis. Hindi. Ayan. Umayos na kayo. Magtrabaho na tayo. Paano gagawin natin? Wala naman si Nikoy. Hindi. Basta gawin natin yung, ano, yung sinasabi niya, yung hypnotism. Ito! Kaya na muna. Bito ka na yung sinusuka ko. Hypnotism? Gigi. Man. O, saan ka magaling ah? Kanina ka pa namin nahanap, bigla-bigla ka nawawala eh. Sorry, nalasing kasi ako agad. Kaya sumakit talaga ulo ko. Sensya na. Si Toto. Ayun. Bata, naanto ka? Hindi ba ako eh? Naanto ka eh? Hindi nga eh. Humingin ka sa mata ko. Aantokin ka.
aantukin ka. Nakikita mo to? Ganda, di ba? Tingnan mo lang ng mga mata mo, ha? Yan. Bobo ang puta. Hoy! Ano ba, hindi palpak? Akala ko may effective yung hypnotism. Effective? Bumipik sa'yo, di ba? Ginagago pala tayo nito eh. Tangin na mukha ako ang tanga eh. Kung tinutukan ko ng kutsilo yung bata, na ko kayo gamit niya. O baka nagulpi ka niya? Gusto mo wasakin ko yung bit mo? Ha? Yeah, palpak na naman tayo. Akala ko naman na-asenso na tayo eh. Ikaw ano, inuuto mo lang kami, no? Nakaskor pa tayo kagabi eh. Wala rin, inuubos din natin sa inuman. O ano ibibigay natin dilayan siya kay tatay? Teka, ba't naubos yung pera? Binayaran ko yung bago umalis. Ano yung nagbayad? Eh, bigla ka nga nawala. Kaya yung pinang-hold up mo yun nung binayad namin. Pera ko ginamit ko, sobra-sobra pa nga eh. Hindi nga. Oo, binigay ko kay ate. Putang inang naman, putang na shit! Shit! Hypnotize niya, kaya hindi ko ilang gagana. Eh kasi gawa po siya eh. Pandito lang natin tatlo eh, isang tingin pa lang, hindi naman pagkakatiwalaan eh. Tama eh man, baka nga kaya ganun. Eh kanya nga, dapat gawin na natin yung pananakot, yung magpapanggap tayong multo. Effective yun, sigurado ko. Man, baka mahirap ngayon yan, maagap eh. Walang maniniwalang may multo sa umaga. Tanga! Eh, malamang sa gabi natin gagawin. Multo nga eh. Sigurado kayo sa gabi tayo lang, abas? Di ba delikado yan? Maka-hold up tayo niyan. My loves! Kanina pa kita hinihintay! Gutom ka ba? I can order pizza and wine if you want. Bilisan na lang natin, may lakad pa ako eh. Yes! Masarap ba? Sobra. Wala nang masasarap pa. Isa pa tayo. Hindi, okay na. Huwag na. Time ka na yata eh. Hindi yo. Naka-open time ako. Hindi, okay na. Pero may mas alam ako na baka magustuhan mo. Ano? Tite. Tangina mo. Kadiri ka. Hindi nga kasi seryoso ako. Hindi ako pumapatol sa tite. Kahit na gold na tite. O, akala ko ayaw mo sa tite. Alam mo ba kung kaninong tite ito? Hindi ito basta-basta titi ng kung sino-sino. Ito ang matagal nang nawawalang golden phallus. Ukit ito sa titi ni Dato Puti. Inialay niya ito sa dalagang pinakamamahal niya upang yayain niya magpakasal. Pero bago dumating ang araw ng kanilang kasal, inatake sila ng mga dayuhan. Namatay si Dato Puti sa pakikipaglaban at lumikas ang dalaga, daladala ang tanging iniwan sa kanya ng Dato. Dato.
Ate Puti pangalan niya. So pinangalanan siya sa suka? Binaunang dalaga ang Golden Phallus sa lupa at namatay siya nang walang pinagsasabihan kung saan niya ito inilibing. Teka, bakit niya dinala kung ililibing lang pala? Wala ka namang sense ang kwento mo eh. Sa ngayon, 10 million ang halaga nito. 10 million? Saan mo nakuha ang picture na to? Eh, sinend nung kakilala kong magsasaka na hukay daw nila sa probinsya eh. Teka lang, 10 million? Oo. Pero quiet ka lang. Huwag mong sasabihin sa mga kakilala mo kung magkano ang totoong halaga nito. Bibilhin ko ito sa kanila ng 1 million at ibebenta ko ng 10 million. Huwag kang mag-alala. Bibilhin kita ng maraming mamahaling alahas. Teka lang, 10 million makukuha mo tapos bibigay mo lang sa akin alahas. Anong gusto mo? 1 million. 1 million? Grabe ka. O grabe naman. Eh kung ibebenta mo naman pala ng 10 million, eh di may 9 million ka pa, di ba? Eh kung ayaw mo, eh di maghanap na lang ng bagong buyer. Hindi, sige. Sa'yo ng 1 million. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Makakarating ba sila sa isang araw? Sabihin ko. Yes! Mayaman na tayo, my loves! Mayaman na tayo! Hello? Yes. I will need 1 million pesos this Wednesday. Pakiready na lang. I will get it at 2 p.m. Thank you. Okay na po kayo, sir? Pa. Anak na! Ano nangyari? Kuya, bakit sila babag ka? Ayaw ko dyan, sir. Alam, ayaw ko dyan. Di ko naman tinamaan yan. Kaya ulo ang puta. Kuya, wag ka lang babangga! Nay. Ah! Bahala ka. Gusto mo bang mamatay sa gutom? Chicharon? Nay naman eh. Di ba bawal sa inyo yan? Naku! Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Hindi pa kami pinapasweldo ng amo ko eh. Balikan na lang next week. Haling nene, kamusta? Blooming na blooming ah. Iba yung narinig ko eh. Balita ko ang laki na natalo mo sa tongits yung isang araw. Baka naman pwedeng sabihin mo kay Bajaw next week na lang ako magbabayad. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Nakita naman yung nanay ko oh. Malubha yung lagay. Wala na nga ang pamili ng gamot. Nanay mo, masamanda mo yan. Matagal pa yan. Ikaw, kapag hindi ka nakabayad kay Bajaw, baka mauna ka pa sa nanay mo. Next week na lang. Sige na, promise. Magbabayad ako. Bakit hindi ikaw mismo magsabi kay Bajaw? Total, kinukumbida ka naman niya sa talya. Ngayon? Ako, hindi talaga pwede. Walang kasama nanay ko. Eh, kung gusto mo, bumunta ka kay Bajaw. Sasamahan ko na ng nanay mo. Akala ng karamihan ay kaya tinawag na bulag si Roy ay dahil bulag ang isang niyang mata. Pero ang totoong dahilan kung bakit siya tinawag ng bulag ay dahil binubulag niya ang mga hindi nakakabayad kay Bajaw. Nay, alis muna ako. Bye, Aling Nene. Namang gutom na ako. Saan tayo kakain? Kakain? Ba't may pambili ka ng pagkain? Wala nga tayong kinita dahil palpak yung diskarte mo eh. Alam mo, dapat ginawa mo, nagpasagasa ka na lang tuluyan para mas makatotohanan pa. Ayos ah. Para nakaskor ka dun sa bata. Palpak din naman yung diskarte mo eh.
Bata nga lang, hindi mo pa naloko eh. Balik ako kayo ha. Saktan tiyan ko eh. Magbanyo lang ako. Man, alis na tayo dito. Wala man tayong pambili dito eh. Saka rin din natin kumain. Tsaka mag-gusto ko kumain yun yung tinola. Yung marami sayote. Sayote? Di ba papaya nilalagay sa tinola? Papaya? Sa tinola? Kadiri ang diputa. Tango. Nilalagay lang ang sayote sa tinola kapag walang pambiling papaya. Bata pa ako, ganun ang ginagawa ni Mama. Eh, tanga pala ng Mama mo eh. Naglalagay ng pruta sa ulam niyo eh. Nabat pa ako nasama pa niyong dalawa para sa kayo palpak. Hindi tayo makakain ng masarap kasi wala tayong pera. Kailangan natin makaisip ng bago, yung di inaasahan ng tao. Yung wala pa nakakaisip, dapat nakakatakot. Ayaw nyo kasi makinig sa akin eh. Dapat gawin na natin yung plano ko eh. Alin yung magiging multo tayo? Oo. Bakit wala namang mawawala sa atin eh? Wala namang gumagana eh. Ay! Oh. Hi, Nicole. Oh, bakit? Sungit, di ba pwedeng mamiss ng tao? Sige na, tumatay ako eh. Bakit ba wala ka naman sa mood? Paano yung tatlong kasama ko, napakatanga talaga eh. Talagang wala akong mapapala eh. Alam mo, meron kong alam na makakatulong sa'yo. Ano yun? Naalala mo si Mr. Santos? Sa Miyerkules, bilhin siyang mamahaling item sa grupo ng magsasaka. Okay. Baka pwede niyong hold the pin ng grupo niyo. Sa inyo na lang yung pera, akin na lang yung item. Hoy, Marga. Baka nakakalimutan mo, pulis ang kausap mo, ha? Malaman-laman kung kasabot ka sa mga ganyang racket. Pag nahuli ka, hindi kita sasaluhin. Eh, ikaw bahala. Sinusubukan ko lang naman makatulong. 1,000,000 din yun, eh. Malay mo, yun yung makatulong para sa mission mo. O, paniloko mo. Gusto mo lang yung item. Ano ba yun? Ay, antique lang. Bibenta ko lang din. Inis ko kasi, kailangan ko ng pera. Kailangan mo ng hold up. Eh, panalo tayo pareho. Eh, kung ayaw mo, eh, di fine. Sige na. Baka hinahanap na ako nung tatlong tangang kasama ko. Baka anong ginagawa. Sige na. Pasensya na, talagang sumakit siyan ko eh. Pero ang dami kong nabawas eh. Gutom na ako. Tara, saan tayo kain? Wala nga ang pambili eh. Huwag ka mag-alala, nakadiskarte naman yung Scarlo. Ayan oh. Huwag ka mag-alala, Nicoy. Huling araw na to ng pagiging pulubi natin. Bukas sa bukas, kasi mo gusto kong kain, kakain tayo. Talaga, may plano ka? May naisip ako, kikita tayo ng malaki ngayong gabi. Na-replay ko lang nga eh. Na-imagine ko lang sa utak ko kung ano mangyayari. Magiging alaba tayo. Kaya itong hold up na to, magiging pinakamalupit na hold up sa kasaysayan ng hold up. Okay. Oh. Busog ako? Alam mo, nakakailang tasa ako ng kape sa isang araw. Dami. Kaya naman halos 2 oras lang ang tulog ko gabi-gabi. Sabihin mo, bakit hindi ako magbawas ng kape? Siguro, kasi gustong-gusto ko. Alam mo, sa totoo lang, ayoko talaga ng kape. Tangin ang payet. Napupuyat ako hindi dahil sa sobrang pag-inom ko ng kape. Talagang,
sinosobrahan ko ang kape kasi ayokong makatulog. Kasi naman pag natutulog ako, nakikita ko yung mga taong pinatay ko o pinapatay ko. Nakikita ko sila sa aking panaginip. Nakikita ko silang pumabangon sila sa hukay. Inaagnas ang kanilang mga balat. Naglalaway sila na parang mga asong ulol na handa akong sagpangin. Lahat sila nakapaligid sa akin. Kahit saan ako magpunta, kahit saan ako tumakbo, kitang-kita ko sila, nakapaligid sila sa akin. Ibadyaw, kung huwag na lang kaya kayo pumatay. Uy, huwag kang mag-alala. Kita papatayin. Ayoko nang dagdagan yung mga taong kaaway ko sa panaginip ko. Pinabubulag ko na lang kay Roy yung mga taong may atraso sa akin. Anyway, pera ko. Ayun na nga. Badyaw, ihingi sana ako ng palugit eh. Ito naman. Nung nanghiram ka sa akin ng pera, sabi mo, kailangan mo kasi nasa ospital nanay mo, ipapagamot mo. Ako naman, pinahiram kita kaagad. Pero nabalitaan ko, pinangsugal mo lang. Tapos ngayon, ihingi-hingi ka ng palugit. Isang linggo lang, promise. Eh, ano nga bang magagawa ko kung wala kang pambayad, di ba? Oh, teka! Magkakaroon naman lang ang pera ang ako! Dodoblein ko yung bayad! Ano? Dodoblein ko yung bayad! Triple. Triplein mo ang bayad. Kasi pagka hindi ka nakabayad ng utang mo, ipadudukot ko yung dalawang mata mo kay Roy. At pati na rin yung mata ng nanay mo. Pero yung sa nanay mo, isa lang muna. Kasi gusto kong makita niya kung paano ka nahihirapan. Liwanag! Sabi niyang gamit mo, kundi kakainin kita. Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Man, huwag mo na masyado isipin yun. Bawi na lang tayo next time. Ito kasi si Carlo eh. Pati mo sinunggaban yung bata para hindi nakatakbo. Eh, ang hirap yan makakita dito sa costume ko. Ikaw ba't di mo hinabol? Paano ko habaulin?
Saan ka nakakita ng white lady na tumatakbo? Ayaw ka na? Naman? Ayaw ka na. Tigilan natin to. Ano ibig mo sabihin? Naman. 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 Sige, dinan mo pa. Yan. Ayan. Aray. Ang sakit. Ang sarap talaga magpasahin ng bulag. Aray. Ang sarap ba? Relax lang. Ang dami mong lamig sa balikat. Stress yan. Sa'yo na yan, oh. Kapeng. To, Cholo. Napasyal ka. Kumusta nanay mo? Ayun, oh. Nanay ko pa rin. Eh, Kapeng. Kailangan ko sana ng tulong niyo. Bukas sasamahan ko yung amo ko sa bangko. Mag-withdraw ko kami. Tapos sadali namin sa warehouse. Meron siyang kikitain doon. Meron siyang bibili na item. Okay. Kailangan ko kong hold up niyo kami bago kami makarating yung warehouse. Mabahabang bayayo yun. Kaya marami kayong oras para makasend. 50-50 time. Magkano ba withdrawin ang amo mo? 1,000,000. Kailan yan? Oh, itawan mo yan. Ikaw naman. Magpakita ka naman ng konting respeto sa babae, hindi naman siguro tatakbo yan. Di ba, Marga? Pera ko. Ala pa ba, Joey? Alam mo naman siguro ginagawa ko sa taong hindi niya kababayad ng utang sa tamang oras, di ba? Baka pwede mo naman akong bigyan ng balungit, Badyaw. Sa susunod na linggo, promise. Promise, promise. Puro na lang kayo promise. Lagi na lang kayo ganyan. Vlog. Wait, meron akong impormasyon. Saglit. Meron akong impormasyon na siguradong magiging interesado ka. Okay. Anong impormasyon? May alam akong isang bentahan na magaganap bukas ng hapon. May isang grupo ng mga magsasaka na magbebenta ng isang item sa kaibigan kong negosyante. Anong item? Rebulto siya ng titi ni Tato Puti. Tingin mo talaga magiging interesado ako sa titi ni Tato Puti? Sige na. Bulag. 10,000,000 halaga niya! Andali, andali. 10,000,000? Oo. Oh. Ang tawag nila sa item na to ay Golden Palos. Gawa ito sa purong ginto. Pero 1,000,000 lang ibibigay nung kaibigan ko sa mga magsasaka kasi hindi naman talaga nila alam yung tunay na presyo eh. Gusto ko ng porsyento. Yung mata mo yung porsyento. Sabi mo sa akin yung impormasyon. Hindi ko kukunin yung mata mo. Kahit 5%? Zero. Sabi mo sa akin kung kailan at saan pagkatapos quits tayo. Pero huwag ka na rin magpapakita sa akin kahit kailan, maliwanag. So, saan? Anong oras? Bukas. Alas 2, yung medyo ng hapon dun sa lumang warehouse may Sampaloc. Salamat.
Bulag, tawagin mo si Badat. Man! Man, tara, isaw tayo, man! Eh, man! Eman! 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 Magpahinga ka na muna ngayon, ha? Huwag ka nang lumabas. Masyadong mainit. Pag nagutom ka, may pagkain doon sa baba. Alis lang muna ako. May trabaho kami ni Onyok. Hindi na ako nagyayosin. Sabi kasi ni Eman, sama daw sa kalusugan yan eh. Arte ng diputa, alam mo, nanay. Nangyari na ba ito dati? Biglang umayo si Eman. Kaya nga, hindi ako makapaniwala eh. Kahit pinagtatawanan kami dito, kahit na lagi kaming palpak, never na sumuko yan si Eman. Si Carlo, di puta, duwag yun eh. Wala naman talaga sa puso nun yung pagiging hold-upper. Pero si Eman, best friend ko niya, maliit pa lang kami. Siya yung pinakadeterminadong taong kilala ko. Kayod lang yun ang kayod para maging kagaya ng tatay niya. Yun talaga ang pangarap ni Eman. Ang may pagmalaki siya ni Kapai. Man! Eman! 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 Man! Man, meron akong racket para sa atin. Meron kasi nagbigay sa akin ng impormasyon. Meron daw negosyante makikipagkita sa grupo na magsasaka para bumili ng isang item. 1 milyon agad ang kikitain natin. Pwede natin silang hold upin. Ano? Gawin na natin. Tsaka kayang-kaya natin yun. Negosyante lang yun. Tsaka mga magsasaka. Di ba? Man. Alam mo, Eman? Meron akong kilalang isang singer na taga Quezon City. Lagi siyang pinagtatawanan kasi boses kiki siya eh. Lahat ng singing contest sa sinalihan niya sa mga barangay, lagi siyang natatalo. Kasi nga, kakaiba yung boses niya. Nagtatawanan siya ng mga tao. Pero alam mo, hindi niya sumuko. Patuloy pa rin siyang nagpursige. Kasi ang gusto lang naman niya, maging napakagaling na singer. At ginamit niya yung kakaiba niyang boses para makilala siya sa sarili niyang style. At ngayon, kilala na siya bilang isa sa pinakamagaling na singer sa kasaysayan ng Pilipinas. Si L.A. Lopez. Ako ay nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang pugad. Nadanas kong lungkot, nang kita'y aking iwan, na di pa dinaras ng sino man. Ako
ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko na di iyong ngiti. Kailan ba yung racket na yan? Yun? Mamaya, sa Sampaloc, man. Big time to. Sigurado pag nakuha natin to, number one agad. 1,000,000, one time, big time lang. Oh, sige, sige. Pero puntahan muna natin sila Toto at si Carlo, ha? Kasi palagay ko kailangan kong mag-sorry sa kanila, eh. Hindi na kailangan. Oh, makinig kayo ha. Ito plano natin. Easy money. Tayo to, di ba? Oh. Ano to? Ay, huwag ko chinelas mo yan, eh. Ano? Game na? Kaya ko mga magsasaka. Tangin ng mga AMP ito, eh. Ayun ang sabi sa akin, eh. Man, masama ako tungkol dito. Umuwi na tayo. Delikado to eh. Tara na. Baka pa. Nandito na tayo yung kapang mababaklang. Tsaka hindi ako papayag na pumalpaklang naman tayo. Ito na tamang mga pagkakataon para patunayan natin ng mga tunay tayong hold-upper. Narinig mo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Di ba? Isang gabi, si Boy Bastos pumasok sa kwarto ng nanay niya. Tapos makita niyo yung nanay niya nakahubo at nakabuka ka. Tapos tanong niya dun sa nanay niya, Nay, ano po yung nasa gitna ng hita mo? Siyempre, napaisip yung nanay niya. Ayaw niya mamadubihin yung isip ni Boy Bastos eh. Sabi ng nanay, ito iho, sugat. Sabi ni Boy Bastos. Tang inang sugat yan, no? Sakto pa sa puke. Inang sugat yan, sakto pa sa saan ba natin titirahin to? Doon na, sa warehouse. Oh! Akala ko usapan nyo ni Cholo bago dumating ng warehouse. Isipin mo, pag sa warehouse natin sila tinira, makukuha natin yung pera, makukuha pa natin yung item, doble ang kita natin. Yan ang dala mo? Eh, wala naman kaming baril eh. Wala kang ibang dala? Meron! Karet? Yan na. Ready kayo ha? Ikaw boss, Mr. Santos? Ako nga. Teka, di ba sila balot dyan? Anong ginagawa niyan dito? Eh, paano ako makakasiguro na ikaw nga si Mr. Santos? Nasaan ang pera? Nasaan ang titi? Pero muna, bago titi. Okay. Relax ka lang. Pakita mo yung pera. Ano?
maayos. Ano yung atin? Bakit? Paano? Maging ingat kayo, ha? Maraming hold-upper dito sa Maynila. Salamat. Tagumpay! Ano magagawin natin? Man, uwi na lang tayo. Ano uwi? Andito na tayo. Hanggap na bakla. Kalimutan na natin yung item. Bulunan lang natin yung mga magsasaka, total na sa kanila naman yung mga pera. Tayo lang tayong tiyempo. Hindi pwede. Kailangan ko yung item. Yun yung pangako ko sa kausap ko eh, kanya yung item. Eh, yung gusto mong gawin ko ay nakaibalot na, diba? Wala na tayong magagawa doon. Tara tayo! Tara! Ganito na lang, sundan niyo yung mga magsasaka. Ako, susundan ko si Balot. Anong gagawin mo sa kanila? Hold upin mo si Balot? Tanga. Hindi, bahala na, fichempo ko. Eh, sigurado naman ako punta lang sa kuweba eh. Kailangan ko lang maunahan sila. Oo, oh, sige. Tama. Malayo pa ba, Cholo? Ah, sir. Malapit na po. Relax ka lang. Susundan namin sila sa loob. Tingnan ko, ano ginagawa ninyo? Bilang babayaan mo lang. Kailangan mo ba ito? Yan, para hindi ka mapagdilitangan. Oh, tinga, huwag ka yan. Ano kaya sa palagay mo bibili nila? Drugs? Palagay ko, hindi. Hindi naman mukhang adik itong amo ni Cholo. Mukhang ang pastor eh. Paano kung drugs ka? O eh, pag ganun, yung pera lang ang kukunin natin. Ayoko sa drugs, masama yun. Ang malayo na to ah. Pagpambayan mo tayo dito? Ma'am? Huwag mo problema kayo dito. Bibili tayo nila at kailangan magpayat. Ayaman natin! Ang dami natin pera na natin niyeng! Kukupusin sa lampanag yung pera mo, ha? Ngayon lang nakakita yung 1,000 sa buong buhay ko! Ang guwapo pala ni Big Soto nung bata pa siya, ano? Ha? Tika. Ito, umunyo muna doon, oh. Dyan. Patihin! Marga. Sinetap tayo ni Marga. Ano ang gagawin natin, man? Di ko muna yung napagsapan. Utang ina! Sabi ko na nga ba eh! Hindi mapagkakatiwalaan ang pupuklihan! Maniwag mo, pare! Alam ko kung siya nakatira ang puta na yan! Babalatan ko siya ng buhay at bubudburan ko ng asin hanggang siya sasabihin niya kung nasaan ang pera natin! Sandali! Sige, tara. Manong, tayo mo kami, ha? Teka. Balik. Balik. Hindi sinipot. So, paano ngayon?
Back to original plan na lang. Ibaba yung mga baril. Sabahin nyo rito. Pag-iabot ng bag. Ang tagal! Thank you. Anong nangyari? Anong nangyari? Tinatap ka ni Marga, sir. No, this can't be. There must be another explanation! Sir, baka nakakalimutan mo. Criminal si Marga. Isipin mo, sir. Sinet up ka niya. Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Galagan yan! Sir! Susubukan ko sana kayong balaan eh. Nalaman sana ako! Pakialam! Magmaneho ka! Sige po, saan po tayo? Kay Marga! Diyan siya sa second floor. Huwag ka mag-alala, pare. Makukuha natin ang pera natin. Nandala eh. Sigurado ka? Ay, no, wala lang mga bit-bit. Yan na, nasa loob na sasakay niyo po yung lang. Yes, tayo na pagkakataon natin. Ano? Okay, ready na kayo? Oh, sige! Ito, mauna ka. Anak ka, bakit ako? Tos!
Carlo, Carlo. Ikaw nga. Yan naman. Hello? Asan na kayo? Bakit ang tagal mo sumagot? Relax ka lang. Ano ka ba? Papalik na kami sa kuweba. Punta mo na lang kami doon. Saan boss mo? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Malis. Eh, si Bulag? Malis din. Uy, teka, teka. Saan nagpunta? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Anong oras umalis? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw nga! Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Sige, sige. Abangan na namin sa loob. Sino? Si Badyaw o si Bulag? Tangina! Uy! Anong baharap! Tangina, ano nangyayari? Ano ba yun? Hello, Badyaw. May problema tayo. Nandito si Kapaeng. Mukhang walang balak ibigay sa'yo ni Balot ang item. Si Paeng? Oh! May bisita pala tayo, ah!
Bajaw! Anong may paglilingkod ko sa'yo? Kumusta, Paeng? Bis na bisa. Saan galing? Trabaho? Ay, hindi! Namasya lang kami ni Onyok sa mall. Retired na ako. Anong trabaho? Ito naman. Hindi nang alam ko eh, pero iba dinig ko. Yung barel, ibigay niyo sa akin. Ops! Ops! Dahan-dahan. Onyok yung bag. Ibato mo rin. Ibato mo dito. Yan! Nasaan yung titi? Ano? Ano titi? Yung golden talos. Kung ano man tawag mo doon yung item. Palos? Ano yun? Bulag. Kunin mo yung bag. Kayong dalawa. Upo. Wala sa inyo ang titi. Wala akong alam. Anong titi? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bibale, hintayin natin si Balot mamaya. Bulag, talian yan. Yaman ang talo. Tagina, excited na ako ihampas yung pera sa mukha nila, Balot. Ay, tagina, yung Balot na yan, sinasabi ko siya pag... Sasabi ko sa inyo. Saan ba tayo? Ba't dito tayo dumaan? Teka, nakuha ba nila Nikoy yung item? Sigurado yun! Kahit si Balut pa yung putang ina, magaling si Nikoy. Oo. Nakikita ko may sarili ko sa kanya eh. Ah! Kung hindi tayo sa kanya, hindi natin magagawa tong racket na to. Tama, tama. Dab! Nasaan na yun? Ang alin? Yung bag ng pera! Nawawala! May kumuha! Masik mo pa yun! Eh, puro peking pera na po nun. Pero huwag kang mag-alala mo ako. Dadalhin tayo ni Marvel kung nasaan ang pera. Ate! Maria! Oo. Saglit, tigil dito. Dito niyo makukuha yung pera pati na rin yung reboto ng Golden Palace. Pakulan niyo na ako. Sige na, please. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi ko nakikita ang pera ko. Dito ko na rin lang eh. Opo na rin. Tangina, talagang kakaibang conspiracy to eh, no? Pinagkakaisahan niyo akong lahat. Badyaw, ayan na yung pera. Nakuha mo na 1,000,000, no? Di uwi mo na. Wala na mga awat sa'yo. Wala akong pakialam sa pera na yan. Gusto ko, titi. I mean, yung golden phallus, yung item na titi.
Ano ba yan talaga? Hindi ko alam eh. Palos-palos. Wala kaming alam. Alam mo, Paeng, akala mo talaga mas matalino ka sa akin eh, no? Akala mo may isahan mo ako. Tumahimik ka na lang dyan. Tayo na nangyari. Ito na ba yung anak mong kulang-kulang, ha, Paeng? Laki na. La! Iman! Kapare, anong bag natin, oh? Oo nga. Psst! Huwag kayo maingay! Vlog, kano yung bag? Akin na yung bag! Tok! Kita. Yung dali ko kalagay niyo. Bilis, bilis. Dali. Hindi yun! Diyos ko, ang tanga mo. Hold up namin yan! Huwag nyo nabilangin, 1,000,000 yan! Eman, hindi! 1,000,000 nga! 1,000,000 play money, oh! Bulay, isoli mo to sa kanila. Baka kailanganin nila mamaya pag naglaro sila ng hold-up-hold-upan. Badyaw! Tama na yan. Talagang alamat ang katangahan ninyo. Ang ala ko, kwento-kwento lang. Totoo pa na. Tama na yan, Badyaw. Saan ba pinaglihin ng asawa mo yung anak mo, ha, Paeng? Ah, anong droga ba pinagtitira noon nung pinagbubuntis niya yan? Siguro, pinaglihin sa droga, ano? Badyaw! Utang ina mo, Badyaw! Siguraduhin mo hindi ako makakalabas ng buhay dito! Kundi ako mismo ang papatay sa'yo! Utang ina mo! Pinakahihintay nating lahat eh, no? May dala ng ginto. Ano? Akala nyo talaga mas matalino kayo sa akin, ano? Anong ibig sabihin nito, Badyaw? Migil ka na. Bukain ka na eh, maang-maangan ka pa. Tinarantado mo ako! Tinarantado nyo akong lahat. Badyaw! Ako wala talaga akong alam sa sinasabi tumigil mo. Tumigil ka, Paeng! Tumigil ka! Badyaw! Huwag kang bubunot! Ibaba mo yung baril mo! Ikaw! Ibibigay mo ba sa akin yung item o pasasabugin ko ang bungo ng tatay-tatayan mo sa harap mo? Kami namang sorpresa ngayong gabi, ha? Ano to? Wow, mali. Lakas din naman ng loob mo, bata, no? Ikaw na bagitong pulis laban sa aming mga kriminal sa loob ng Barangay Husay. Kabinet ka pa ng galing, ha? Hindi ako kriminal, ha? Isa ka pa, tumahimik ka! Babaan yung mga baril nyo! Arestado kayo! Sang na mo, Nikoy! Rider ka! Ala ko ba, dikits mo kami? Naglaruan mo lang puso ko! Tinira mo ako patalikod! Koy! Babaan yung mga baril nyo! Thank you.
Tay. Tay. Kala tumagabula siya. Tay. Huwag na. Tay, huwag na. Huwag naman, Tay. Eman, makinig ka sa akin. Proud ako sa iyo, anak. Proud na proud ako sa iyo. Totoo yung lagi kong sinasabi sa iyo. Na iba ka sa lahat. Angat ka sa kanila dahil ikaw, anak, kaysa-isa kong anak. Pero please, huwag ka nang magpapanggap na multo pag nang-hold up ka 2018 na wala nang matatakot sa multo, anak. Pero maganda yung ideya mo. Dahil kakaiba at ikaw lang ang nakaisip. Pero ang importante, anak, huwag mo kalilimutan. Ang kasangkapang pinaka-importante sa pang-hold up, takot. Kailangan yung mga hinuhold up mo natatakot sa iyo. Nak, nak, may regalo ako sa iyo. Kunin mo na lang dun sa sasakyan. Malalaman mo kung ano yun kasi sinurad ko yung pangalan mo. Anak, patawarin mo ako kung nagkulang ako sa'yo, ha? Gusto ko lang magkaroon ka ng sariling pangalan bilang magaling na hold upper at hindi laging nakakulong sa anino ko. Maganda yung ginagawa mo. Hindi mo iniiwan sa ere ang mga kaibigan mo. Kahit mga tanga sila. Pero ikaw na, hindi ka tanga. Alam ko, magiging magaling kang hold upper. Mas magaling pa kesa sa... kesa... Tay. Tay, gising, Tay. Tay, gising. Ayaw, Tay. Tay, gising. Tay, huwag kang... Eman, I'm sorry. Umalis ka na, hindi ko eh. Baka buta ka pa rin ibang grupo dito, hindi ka makalabas sa buhay dito. Umalis ka na, huwag ka na magpapakita kahit kailan, ha? Ikaw pa yung dapat to. Sa'yo na lang. Kung may bala kayong balikan si Bajaw, huwag kayong matakot. Hindi niya kayo papatayin. Hindi niya kaya. Sobrahan yata ng panonood ng pelikula. Akala niya magiging zombie lahat ng pinapatay niya. Babalikan siya. Klala mo? Swerte pa rin ni Kapayeng, no? Kahit sa hukay,
Sinamahan pa rin siya ng dalawang tapat sa kanya. Saan yung ibang grupo? Baka natatakot eh, man. Alam mo naman, mainit pa. Si Nikoy. Anong ginagawa mo dito? Ha? Huwag kang mag-alala. Wala na si Tatay. Buwag na lahat ang grupo sa Barangay Husay. Hindi na rin kami magiging kriminal. Tsaka mukhang na-promote ka na naman. Ano pa kailangan mo sa amin? Gusto ko na magpaalam na maayos. Eh man, di ko gusto nangyari. Hindi ko rin ginusto na mamatay ang tatay mo. Ang harap ko lang na maging magaling na pulis eh. Nakuha mo na yung gusto mo. Na-promote ka na. Malis ka na. Yaan mo muna kami magluksa. Sana hindi na magkus mga landas natin. Sana nga. Paalam, Eman. Eman. Man. Relo ko. Ha? Nikoy! Ingat ka. Anong gagawin natin, Iman? Hindi na tayo mga hold up. Ba't pati mga hold up? Marami man naman tayong pera. Bakit? Sino ba nagsabi sa inyo titigil tayo sa pang-hold up? Ikaw, sinabi mo kay Nikoy kanina. Okay lang din. Tanggapin natin na wala talaga tayong pag-asang maging hold upper. Ako, mag-apply na lang akong call center. Hindi totoo yun, Carlo. Sinabi ko lang yun kasi pulis si Nikoy eh. Alam ka naman sabihin ko na hold-upper pa rin tayo. Oh. Hindi tayo titigil. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng Barangay Husay. Pagpapatuloy natin yung sinimulan ng tatay ko, pinaghirapan niya yun eh. Bubuoyin natin yung organisasyon, tas tayo magiging leader. Okay, man. Kung anong gusto mo, doon ako. Alam mo naman yun eh. Okay sana kung si Badyaw ang hold upin natin. Doon, kaganahan ako. Hindi po, uta ako rin. May plano ako. Ugh!
Takbo! Puki! Grabe na yung diamante ito! Lagay mo na lahat dyan. May maiwan ka dyan, Carlo, ha? Kita ka pa dyan, Iman? Ano to? Tete, di puta!